735 araw sa isang malupit na kulungan sa North Korea ang dinanas ng isang American-Korean preacher at missionary. Ang pangalan po niya ay si Kenneth Bay. Ngunit siya ay ikinulong dahil sa isang kakaiba o pwede nating sabing nakakatawa na dahilan o akusasyon. Dahil ang akusasyon sa kanya ay ang pagtangkang pabagsakin ang gobyerno ng North Korea. Ang ebidensya at paraan kung paano nila nalaman ay dahil sa pananalangin at pagsamba na nakita sa kanyang hard drive ng mga otoridad nung makita nila ang larawan ng mga naghihirap o mga kawawang mga bata at ang mga pananalangin kalakip nito. Nakakaiba talaga ang ganitong akusasyon at siya ay ikinulong ng mahigit 2 taon sa isang napakahirap na kondisyon sa North Korea. At nakalabas siya noong 2016 lamang pagkatapos ng napakahabang makikipag-ugnayan ng bansang Amerika kung sino-sino upang mapalaya on humanitarian grounds ang lalaking ito o ang misyoneryong ito. At nakakalungkot, marahil dumaan siya ng mga panahon ng kahirapan, marahil pagtatanong sa kanyang sarili, lalo na sa kanyang pananampalataya. Ngunit sa kanyang paglabas, gumawa siya o naglimbag siya ng sumulat siya ng kanyang memoir o aklat patungkol sa kanyang sinapit sa kanyang pagkakulong. At ang title nito ay Not Forgotten, The True Story of My Imprisonment in North Korea. Sa kabila ng kanyang dinaanan, marahil naisip niya na kinalimutan na siya hindi lamang ng kanyang bayan, Amerika, o kanyang bansa, ngunit marahil ng kanyang Diyos. At marahil may iba sa atin na ganito ang sitwasyon sa oras na ito, sa yugto na ito ng inyong buhay. May mga problema at pasanin kayo na daladala. Ito marahil ay problema sa pamilya, mga hamon sa iyong gawain, maging sa iyong opisina, maging sa iyong pag-aaral. Hindi ko lubos na alam kung ano yun. Ngunit marahil dahil sa hirap at bigat, sa kabila ng maraming mga nagbibigay sa iyo ng mga kanilang mga pananaw at payo, hindi mo madugtong at hindi ka magkaroon ng solusyon sa mga problemang iyong pinagdaraanan. At marahil naisip mo, kung ikaw ay Kristiyano, iniwanan na ba ako ng Diyos sa aking sariling problema at pinagdaraanan? At nawa hindi ganon ang ating pagtingin dahil sa ating patuloy na pag-aaral sa aklat ng mga hukom, nasa yugto tayo kung saan ang bansang Israel sa kanilang pagkakasala sa kanilang Diyos ay halos malugmok. Kinalimutan ang kanilang Diyos sa kabila ng mga pangako at pagpapala ng kanilang Diyos na sa kanila bilang kanyang bayang kinatipan. At sa mga naunang mensahe, tinignan natin ang introductory part, yung first 2 chapters. Ito yung prologue o introduction sa aklat. At ngayon, umpisa nating tingnan ang pinakasentro, sentrong bahagi ng aklat na ito, ng mga hukom, kung saan dito makikita natin ang mga pagkilos ng Diyos sa kabila ng patuloy na pagtalikod at pagkakasala ng kanyang bayan. Kaya nawa, ito ay magbigay sa atin ng kasagutan marahil o tamang pananaw sa ating mga pinagdaraanan bilang mga anak ng Diyos. At para sa hindi pa kumikilala sa Panginoon, naway makasumpong ka ng tamang solusyon o kaisipan sa iyong kondisyon bilang labas sa biyaya ng Diyos. Tingnan natin sa ating talata sa hapong ito ang mga hukom. Anyayahan ko kayo sa 3rd kabanata
Ang ating talata ay mula sa 7 hanggang 31. Ngunit hindi po natin babasahin ang lahat. Babasahin ko mula 7 hanggang 15. Tapos lulundag po tayo sa talatang 29 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Judges 3, verse 7 to 15, then 29 to 31. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at mga Asherah. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel, at kanyang ipinagbili sila sa kamay ni Cushan-Rishathaim na hari ng Mesopotamia. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Cushan-Rishathaim ng 8 taon. Ngunit nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel, ang Panginoon ay nagbangon ng isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel, na siyang nagligtas sa kanila. Sa makatuwid ay si Othniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya ay naging hukom sa Israel. Siya ay lumabas sa pakikipaglaban at ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Cushan-Rishathaim na hari ng Mesopotamia, at ang kanyang kamay ay nanaiglaban kay Cushan-Rishathaim. Kaya't nagpahinga ang lupain ng 40 taon, at si Othniel na anak ni Kenaz ay namatay. Muling gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon. Pinatatag ng Panginoon si Eglon na hari sa Moab laban sa Israel, sapagkat kanilang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. Kanyang tinipon ang mga anak ni Amon at Amalek, at siya'y humayo at tinalo niya ang Israel. At kanilang inangkin ang lungsod ng mga puno ng palma. Ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Eglon na hari ng Moab ng 18 taon. Ngunit nang dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon, humirang para sa kanila ang Panginoon ng isang tagapagligtas, si Ehud na anak ni Gera, ang Benjaminita na isang lalaking kaliwete, at ang mga anak ni Israel ay nagpadala ng buwis sa pamamagitan niya kay Eglon na hari ng Moab. Talatang 29 sa kahuli-hulihang bahagi ng kwento ni Ehud at Eglon, ang kanilang napatay ng mga panahong yon ay may 10,000 na mga Moabita, lahat ng malalakas, matitipuno ang katawan, at do'y walang nakatakas na lalaki. Gayon na lupig ang Moab ng araw na iyon sa ilalim ng kamay ng Israel, at ang lupain ay nagpahinga ng 80 taon. Kasunod niya ay dumating si Shamgar na anak ni Anat na nakapatay ng 600 Filisteo sa pamamagitan ng panundot ng sabaka, at kanya ring iniligtas ang Israel. Tulad ng aking binanggit, ang bahagi simula chapter 3 hanggang chapter 16 ang sentrong bahagi ng mga hukom. Ito, dito ay ginawa ng may akda ang paglalarawan ng sinapit ng henerasyon pagkatapos ng pagkamatay ni Josue. Mapanganib na kinakaharap ng Israel dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos. Nabanggit kanina o binasa natin kanina ang pagkalimot sa Diyos at ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga tinawag ito ng isang manunulat na canonization of Israel. 7 ulit na ipapakita ng may akda ang halimbawa ng pang-aapi at pagpapalaya. Ito ay pagpapatunay ng lubos na pagkalugmok ng bayan, pagbulusok ng uri sa uri ng espiritualidad at moralidad ng bayan ng Diyos. Sa kabanatang 3 na ating binasa, ang unang 3 halimbawa ang ating tiningnan. Ang unang 3 tagapagligtas o hukom, 2 tinatawag na major,
at isang minor judge ang ating binasa. Dahil sa pagkasala at pagkalimot sa Diyos, ibinigay ang Israel sa ilalim ng mga bansang mang-aapi hanggang dumaing sa Diyos, kaya tumugon ang Diyos at humirang ng tagapagligtas para sa kanyang bayan. Ito yung magiging tinatawag nating cycle o mga siklo na mangyayari sa buong aklat na ito, sa bahagi ng aklat na ito, na pagkukunan natin ng mga aral ayon sa pagtuturo o sa paglalahad ng may akda. Kaya dito makikita natin kung gaano pinaburan ang Israel sa kabila ng kanilang pagtalikod, pagkakasala sa Diyos na nakikipagtipan sa kanila. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtalikod ng bayan, ang nakipagtipang Diyos ay paulit-ulit ding tumugon upang biyayaan ng pabor ang Israel, upang mailigtas ito sa tuluyang pagtalikod. Kamangha-mangha ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. At ito ang dapat makita natin sa kabila ng sitwasyon ng Israel sa yugtong ito. Inabot sila ng biyaya ng Diyos, pinaboran sila bilang kanyang bayan. At ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin sa hapong ito. Tanging dahil sa biyayang pabor ng Diyos, makakaasa ang kanyang bayan upang mailigtas sa tuluyang pagtalikod. Only because of God's gracious favor are His people secured and saved from complete apostasy. Tanging dahil sa biyayang pabor ng Diyos, makakaasa ang kanyang bayan upang mailigtas sa tuluyang pagtalikod. Sa pamamagitan ni Moises at ni Josue, kung pamilyar tayo sa history o sa kwento ng bayan ng Israel, ilang ulit nagpaalala at nagbabala ang Diyos sa kanyang kinatipang bayan na sumunod sa kanyang mga utos at bilin. Ngunit, sa kabila ng mga pangako na ibinigay rin nila bilang tugon sa Diyos na nakipagtipan sa kanila, bigo ang Israel na sumunod at maging tapat sa kanilang tungkulin sa kanilang Diyos. Dito ang nakakagulat na tampok ng aklat ng mga hukom, at partikular sa ulat na ito ay hindi ang kasalanan ng mga tao. Ngunit ang kaluwalhatian ng kaligtasan mula sa kasalanan iyon. At dito mayaman ang mga katuruan, pwede nating hanguin sa mga pagsasalaysay ng may akda sa buong aklat ng hukom. At dito sa ating binasa, gustong tingnan natin ang dalawang bagay. Ito ay isang paalala, at pangalawa, isang babala. Gusto kong tingnan natin ang dalawang aspeto na ito sa hapong ito ayon sa ating mga talata na ating binasa, upang maunawaan natin ang salaysay at kwento sa bahagi ng tatlong hukom na ito. Una, katiyakan sa paglagak sa katapatan ng Diyos. Certainty in trusting God's faithfulness. Pangalawa, ang trahedya, ang babala na parte, trahedya sa pagsalaysay sa maling pag-asa o pagsalalay sa maling pag-asa. Tragedy of dependence upon wrong or false hope. Tingnan natin ang unang bagay, isang paalala na dapat tingnan natin, katiyakan ng paglagak sa katapatan ng Diyos o yung tinatawag nating certainty in trusting God's faithfulness. Nabasa natin ang unang talatang binasa natin, nakita natin kung paano inilahad ng may akda ang pagtataksil ng bayan ng Diyos, ang pagkakasala ng Israel. Kaya't kaparusahan ang naging tugon ng Diyos ayon sa kanyang banal na galit. Tandaan natin, ang mga Israelita sa Levitico 26
ay binigyan ng mga alituntunin ng Diyos. Dito, inilahad ng Diyos kung sila'y susunod sa kanyang mga utos, sila'y pagpapalain. Ngunit kung sila'y susuway nito, merong kaparusahan na kalakip para sa kanyang bayan. At dito nakita, makikita natin kung sa kwento o pagsasalaysay ng may akda ang nangyari o ang sinapit ng Israel. Nung sila'y nagkasala, ano ang nabasa natin? Ipinagbili ang Israel kay Cushan-Rishathaim, hari ng Mesopotamia. Sa panahon naman ni Ehud, ang sinabi naman roon, itinatag si Eglon ng Moab. Ito ay pagtalaga ng mga mananakop na nang-aapi o mapang-api sa Israel. Kaya't sa kahirapan ng kanilang dinaanan dahil sa ilalim ng mga nagparusa ng mga hari na ito o sumakop sa kanila, kaya't dumaing. Dumaing ang bayan ng Israel dahil sa hirap. Ngunit, dahil sa kanilang pagdaing, ang ginawa ng Diyos ay nagtalaga ng mga tagapagligtas o mga hukom ayon sa talatang Siyam, 15:31. Ito'y tinalaga ng Diyos upang palayain ang Israel mula sa mga mapanupil at mapang-api ng mga bansa. Ngunit ito rin ay naging paraan upang lupigin sila at puksain bilang paghatol sa mga malulupit na bayan na ito. Anong makukuha natin sa mga ganitong mga pangyayari? Ang katapatan ng Diyos ay nahayag sa pagpapaabot ng habag sa kanyang bayan at paghatol sa kasamaan. God's faithfulness is manifested both in extending mercy to His people and judgment upon evil. Sabay, parehong nangyari itong mga bagay na ito ayon sa ating salaysay. Nagniningning ang kaluwalhatian ng Diyos sa paggamit ng kanyang kapangyarihan para sa ikabubuti ng kanyang bayan at maging paghatol sa kasamaan. Ganyan ang pagkilos ng Diyos ng kasaysayan. Sa probidensya nangyayari ang mga bagay na ito dahil sa kanyang katangian bilang Diyos na matapat, bilang Diyos na nagpaparusa. Hindi siya isang Diyos na nagtatag ng buong sanlibutan at hinayaan ito na kumilos ayon sa kagustuhan ng tao o gumalaw ayon sa kapalaran lamang. Na tila walang pakialam o kapangyarihan na panghawakan ang mga lahat ng bagay. Ganyan ang mga pananaw ng ibang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. At lalo na ang mga lumalaban sa Diyos. Isang paniniwala ang tinatawag nating deism o deismo. Bagamat kadalasan naniniwala sila na may Diyos, ngunit hindi nakialam ang sabi nila, ang Diyos pagkatapos sa paglikha nito. Para bagang relo. Hindi yung ating mga relo ngayon na di baterya, nung panahon mga relo, na pag binili mo automatic na yon, umaandar na wala ka nang gagawin. Ganyan ang paganong Diyos ng mga bayan na nakapalibot sa Israel. Ang mga paganong Diyos na nakapalibot sa Israel ay kailangan mong suyuin at hikayatin upang pagpalain ang isang mananamba. Kaya ang kanilang mga pagsamba ay isang makalamang pagsamba at kung ano-anong mga ritual upang suyuin, hikayatin at ang kanilang Diyos at ito yung ngayon ay maging daan upang pagpalain sila sa pamamagitan ng isang masaganang ani, mabungang relasyon. Ngunit alam natin na hindi totoo ito sa Diyos ng Israel. Si Yahweh ay soberano at tapat sa tipan sa kanyang bayan. Si Yahweh ang Diyos na gumagawa at nagsasaayos ng kasaysayan. Walang nangyayari na hindi niya pinangyayari. Walang aksidente kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Maging ang paggawad niya ng kaparusahan sa kanyang bayan ay bahagi
ng kanyang kabutihan. Ang nagningas na galit ng Diyos ay nagpapakita na hindi niya hahayaan ang kanyang bayan na malugmok sa pagkakasala. Kung kinakailangang parusahan upang mailayo sila, yan ang gagawin ng Diyos. At yan ang nangyari. Hindi niya hinahayaang maging komportable sila sa kanilang kinasadlakang kasalanan. Kung ang kaparusahan sa ilalim ng mga manunupin na bansa ay ang maging daan upang bumitaw ka sa iyong pagkahumaling kay Baal, umpisa yan. Umpisa yan ng iyong pagtungo sa iyong Diyos o umpisa sa iyong pagtungo sa kaligtasan dahil sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, ang pangalan ng Cushan Ritasaim ay Cushan na dobling kasamaan na nagmula sa bansa o bayan na dalawang ilog. Kaya dito may wordplay na ginawa ang may akda upang ipaliwanag kung gaano kasama ang hari na to o ang bansang ito na kung saan pinarusahan ang Israel. Kaya ganoon na lamang ang kanilang kahirapan. Kaya sa pagdaing ng Israel dahil sa kahirapan na naranasan, ang agarang pagtugon ng Diyos ay pagtalaga ng tagapagligtas. Sa unang bahagi nakita natin si Otniel at may darating pa na mga tagapagligtas o mga hukom. Ang pagdaing na ito ay dahil sa kahirapan. Dahil sa miserableng kondisyon, hindi ito dahil sa kanilang pagsisisi. Sensitibo ang Diyos sa kabigatan ng kanyang bayan. Marahil pamilyar tayo sa tinatawag na luha ng buaya or crocodile tears. Ito ay isang luha o pagpapahayag ng kalungkutan na hindi naman talaga tapat. At marahil sa atin, sa ating pakikitungo sa ibang tao at may humihingi sa atin ng dispensa, ay marahil nalilinlang tayo or kaya tayong dayain minsan sa mga ganitong mga klase ng luha. Ngunit hindi ang Diyos. Subalit nagdalang habag pa rin ang Diyos dahil sa kanyang bayan. Ganyan ang pakikitungo ng Diyos alang-alang sa kanyang bayang pinagtipanan. Kaya't ang hamon sa atin ay ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos dahil sa kanyang katapatan at hindi lamang sa iyong pangangailangan. Put your trust in God because of His faithfulness and not just because of your need. Nakakalungkot kung babasahin natin muli at papasadahan natin, tingnan natin ang mga binanggit ng may akda. Nakakalungkot isipin na napakatagal na panahon bago dumaing ang Israel sa ilalim ng paglilingkod kay Cushan. 8 taon. At kay Eglon ng Moab, 18 taon sila sinakop. Matagal na paghihirap bago naranasan ang kaginhawaan. Marahil, ang iniisip nila ay nagbabakasakali sila na aalwan ang kanilang pakiramdam sa kalaunan. O di kaya, baka naman magbabago ang kondisyon sa hinaharap o kanilang kalagayan sa ilalim ng pagkakasala. Ngunit nagkakamali ka, ang kabaliktaran ay ang katotohanan. Hindi maaaring gumanda ang iyong kalalagayan kung ikaw ay nasa gitna ng isang kasalanan o tinataguyod mo ang pagkakasala laban sa Diyos. Dahil sa pagpuksa ng kaaway na umalipin sa kanila, anong nangyari? 40 taon ayon sa panahon ni Otniel at 80 taon sa panahon ni Ehud, ito ay ang panahon kung saan sila nakaranas ng kaginhawaan. Panahon ng katapatan ay kapayapaan at kaginhawaan. Hindi ito nangangahulugan na wala silang ginawa
o wala silang mga tungkuling ginawa habang sila ay nasa panahon ng kaginhawaan. Merong mga tungkulin tayo, kung hindi man tayo dumadanas ng mga kahirapan, meron tayong araw-araw na mga tungkulin. Hindi lamang sa iglesia, maging sa ating bayan. Diba't yan ang sinabi ni Pablo at sinabi niya yan kay Timoteo sa 1 Timoteo 2, talatang 1-2. Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga panghiling, mga panalangin, patungkol sa hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Meron tayong tungkulin. Bagamat na mapayapa ang ating kondisyon, hindi tayo dapat maging kampante at komportable lamang. Kaya tayo ay dapat nananalangin. Kung tayo ay nasa isang magandang kalagayan, sa isang bansang tayo mas malaya, ito ay dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Balikan ko muli ang kwento ni Kenneth Bay. Sa mga unang araw, linggo at buwan, ayon sa kanyang paglalahad, umaabot ng 15 oras sa isang araw. Siya ay pinahihirapan, tinotorture ng kanyang mga bantay sa kanya. At isipin na natin, isang oras na torture ay talagang hindi mo na makakayanan yun. 15 oras. At halos pagkatapos ay wala na siyang lakas sa gabi sa kabila ng isang malupit na pagtrato ng mga bantay na ito. At marahil nakaranas siya ng mga panghihina. Ngunit ayon sa kanyang patotoo, patuloy niyang ipinanalangin ang kanyang mga bantay maging ang mga taong nasa itaas nito. Hinangad niya ang mabuting patotoo sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan bilang preso dahil sa ngalan ng kanyang Diyos. Hangad niya ang isang mabuting patotoo sa kabila ng kalupitan na ipinagkaloob sa kanya dahil ang Diyos niya ay Diyos na tapat sa kabila ng kanyang sitwasyon. Ngunit pangalawa, ang isang babala, trahedya ng pagsalalay sa maling pag-asa, the tragedy of dependence upon wrong or false hope. Mulit-muling niligtas ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng mga hukom o tagapagligtas. Ngunit ang mga ito ay nangamatay din. Hindi naman sila nabubuhay ng marahil matagal, ngunit namatay din, pumanaw din ang mga hukom na ito o mga tagapagligtas. Ngunit iisa ang sumunod na salita na paulit-ulit binanggit ng mayakda. Ito ay sa talatang 12, sa kabanata 3, sa susunod na kabanata 4, sa talatang 1, sa chapter 10 and verse 6, and chapter 13 and verse 1. Ganito ang sinasabi ng mga talatang ito. Muling gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon. Paulit-ulit ang ganitong kwento, ang ganitong pangyayari pagkatapos namatay ang mga hukom o tagapagligtas. Maging ang biniyayaya ang lubos ng Diyos, ng Banal na Espiritu, para gampanan ang kanyang layunin, hindi nila mapanatili ang kapayapaan at kapahingahan na nais ng Diyos. Bakit? Dahil sila ay mga mahihina at marurupok na sisidlan lamang. So anong pwede nating hanguin? Pwede nating makita? Huwag mong isalalay ang iyong pag-asa sa makataong kasangkapan at makamundong kasiguraduhan. Don't put your utmost trust on human instruments and worldly assurances. Bagamat, kung babasahin nyo muli, walang kapintasan sa katauhan ni Othniel sa salaysay, at walang pagpuna kay Ehud,
Sa kabila ng kanyang ginawang mapanlinlang na paraan at marahas na pagpatay kay Eglon, marahil nadidisturb tayo kung babasahin natin ang kwento ni Ehud at Eglon kung paano niya ginawa ang kanyang pagpatay nito. Ngunit dapat unawain natin ito sa konteksto ng panahon na yon ayon sa kwento. Bagamat ginanap nila ang kanilang tungkulin sa kalooban ng Diyos, tinalo ni Ehud ang pinakamahusay na hukbo ng Moab, pumatay si Shamgar ng 600 na Filisteo sa pamamagitan ng panundot ng baka para mailigtas ang Israel. Si Othniel, Ehud at Shamgar ay hindi sapat na tagapagligtas. Marahil ibinigay nila ang kanilang sarili bilang magandang impluwensya sa kanilang panunungkulan. Ngunit wala silang magawa upang baguhin ang puso ng mga Israelita. Ito ay panandalian at hindi pangwalang hanggang pagbabago ang kanilang nagawa. Dahil sila ay mga instrumento lamang upang ituro sa tunay na tagapagligtas. Di ba't ganito ang sabi ni Pablo ayon sa 2 Corinto 4:7? Ngunit taglay namin ang mga kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin, hindi sa Kanya, kundi ito ay para ituro at bigyang kaluwalhatian ang Diyos dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa tao. Ang tunay na trahedya ng bayan ng Diyos ay ang pagkaalipin sa kasalanan. Wala silang kapangyarihan laban dito. Tinawag ni Pablo ang kasalanan na kapangyarihan ayon sa Roma 3:9, maging mga Hudyo at mga Griego ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Sin, kasalanan, ay tinawag niyang kapangyarihan. Hindi lamang isang simpleng nagawa mo o ginawa, ngunit isang kapangyarihan kung saan ang isang makasalanan ay nasa tanikala. Nakaposas ka, wala kang magawa laban nito dahil ito isang malupit, isang kapangyarihan na hindi ka papakawalan. Hindi mo kayang lupigin o daigin sa iyong sarili. Kaya isang malaking trahedya para sa iyo, kaibigan, kung wala kang tunay na tagapagligtas. Kung saan tumingin o itinuro ang mga mananampalataya noon sa darating na Mesiyas, sa katauhan ng Panginoong Hesus, ganun din ang itinuro nito sa atin sa pagbaliktanaw. Diba't ito ang pagbati ni Juan sa 7 iglesia sa Pahayag 1:5, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano ang pag-asa ng makasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? Ang pagpapalaya mula sa kamatayan ay sa pamamagitan ng Kristo na nabayubay sa krus para sa katubusan ng makasalanan katulad mo at katulad ko. At yan din ang aalalahanin ng ating iglesia mamaya. Bakit? Dahil marapat at dapat nating alalahanin ang iniwan na bilin upang hindi natin makalimutan ang ginawa ni Kristo sa krus, kung saan ang Diyos na nagkatawang tao, si Kristo na walang kasalanan, ang siyang ipinako sa krus upang maging kahalili mo na ikaw na isang makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya o pagsumasampalataya sa Kanya ay makakasumpong ng kaligtasan. Walang ibang pag-asa, kaya kailangan mong dumaing sa Diyos. Dahil kung hindi ka dumaing at humingi
ng kapatawaran at kaligtasan ay wala kang pag-asa. Tiyak ang kapahingahan ng kaluluwang nanlulupaypay dahil sa pagkakasala. Dumulog ka ng may pagtangis sa iyong kasalanan, humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan, at manampalataya kay Kristo lamang. Yun ang paanyaya sa iyo, kaibigan. At maging sa atin, sa ating pakikipaglaban sa ating mga kasalanan, doon pa rin tayo aasa ng lakas, kapangyarihan, dahil minsang ipinako ang ating tagapagligtas, kaya't meron tayong kalayaan laban sa tanikala ng kasalanan. Isang imbestigasyon ngayon ng Senado ay patungkol sa isang kulto na tinatawag. At pag sinabi nating kulto, maraming mga signs or indications ng isang kulto na tinatawag. Of course, ito ay isang maling paniniwala sa Diyos ng Biblia. Ngunit ito rin ay nakasentro sa iisang taon. Marahil siya ay masyadong charismatic na leader. At yung iba ay lumalayo sila sa sosyedad. Nag-iibang lugar sila upang ganapin ang kanila, gawin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang ninalais. At dito, maraming nalilinlang. Mga nasisirang pamumuhay at pamilya. Yan ang malungkot na kwento na ating marahil narinig kung tayo ay nanood sa mga Senate hearings. At isang malungkot na bagay ito dahil sa maling kaisipan o dahil tayo ay nalinlang. Hindi sa tamang mga instrumento at katiyakan ang ating pinanghahawakan. Kaya ang hamon sa atin, maging mapanuri ka. Isalalay ang iyong pagtitiwala sa Diyos ng may paraan at sa paraan ng kanyang itinalaga. Base your confidence in the God of the means and the means that He has ordained. Ang huwag nating kalimutan na sa ating pagbasa, lalo na sa kwento ni Ehud at Eglon, ito ay isang salaysay na puno ng panunuya. Kung titingnan natin, kung aaralin natin ang mga kahulugan ng mga pangalan at mga kwento na ito, si Eglon ay isang maliit na guya, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Kaya larawan ng pinatabang guya para katayin. Yun ang nangyari sa kanya sa kwento. Isa pang kwento rito ay sinakop niya ang Jericho na ayon sa Josue 6, Joshua 6:26, dito nangyari ang pagsumpa sa sinuman. Sinumpa ni Joshua ang sinuman magtatayo muli sa Jericho o yung City of Palms na nakalagay dyan. Ang kanyang pagsakop ay isang sadyang pagkilos ng pagsuway sa Diyos ng Israel. Kaya ganito ang nangyari kay Eglon, bunga ng kanyang kamangmangan. Kamangmangan sa salita ng Panginoon at pagtalikod at paglaban sa Diyos ng Israel. Sa harap ni Ehud, siya ay naging biktima ng pambubola dahil sa katamaran ng pag-iisip, kaya sakuna ang sinapit sa kanyang buhay. Ang salaysay ng pagliligtas ng Panginoon ay hindi lamang kamangha-mangha, kaya minsan nakakatawa pa. Sari-sari at kakaibang koleksyon ng mga kasangkapan ang ating mababasa at matutunghayan. Pantusok sa baka, punyal, martilyo, tambuli o turotot, mga sulo, iilan lamang ito ng mga kasangkapang ginamit ng Diyos upang palayain o gamitin sa pagpapalaya ng kanyang bayan. Ngunit ito ay kaluwalhatian ng Diyos na nagliligtas sa pamamagitan ng hindi kilalang mga instrumento. Hindi ba't larawan din ito ng isang iglesia? Ikaw at ako ay mga kasangkapan ng Diyos para ipahayag ang kaligtasan at kaluwalhatian ng Diyos
sa iba't ibang sitwasyon at kapamaraanan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ikaw isang ordinaryong miyembro. Hindi mo pwedeng sabihin, eh wala naman akong sobrang angking galing katulad ni kapatid. Ikaw at ako ay kinasangkapan o kasangkapan ng Diyos upang maipahayag ang kanyang salita, ang kanyang layunin ng pagliligtas sa lahat ng makasalanan. Meron tayong tungkulin at puwang sa karyaan ng Diyos. Si Matthew Henry, sa ayon sa kanyang komentaryo sa bahaging ito, ay may ganitong sinabi. It is no matter how weak the weapon is, if God direct and strengthen the arm, an ox goad, when God pleases, shall do no more than Goliath's sword. And sometimes he chooses to work by such an unlikely means that the excellency of the power may appear to be of God. Lahat ng mga bagay na ito, mga kakaibang mga kwento, minsan nakakatawa, ang punot dulo ang kinahahantungan nito ay upang ang kaluwalhatian ay para sa Diyos lamang. Ang kapangyarihan ay mula sa Diyos na mapagbiyayang kumakalinga sa kanyang inibig dahil kay Kristo. At yan ang ating sitwasyon o kondisyon bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay inibig ayon sa ating huling himno, Tagalog hymn, pag-ibig na di nagiiwan o krus na sa akin nagpalaya, sa aking pagkalugmok sa sala, dahil sa iyong dugong inalay, buhay sa iyo ay nakamtan, magpawalang hanggan. Inibig ka ng Diyos, hindi dahil ikay karapat-dapat, kundi ikay nakasumpong ng pabor ng Diyos. Kaya ikaw rin at ako ay makakaasa lamang sa patuloy na pabor ng Diyos upang tayo ay itaguyod sa ating buhay pananampalataya. Awitin po natin ang himnong pag-ibig na di nang iiwan. Magwakas po tayo sa panalangin. Salamat dakilang Diyos sa inyong paalala, mula sa inyong salita. Tunay nga na kami ay iyong pinaburan bilang inyong mga anak, bilang inyong iglesia. Ang aming pag-iingat at patuloy na pagtutustos sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkakasala laban sa iyo ay hindi ayon sa aming kalakasan, karunungan, o maging sa aming pagiging karapat-dapat. Ngunit ito ay ayon lamang sa inyong pabor. Kayo ang Diyos na mahabagin. Kayo ang Diyos na makapangyarihan, na patuloy niyong tinataguyod ang inyong mga banal upang ganapin ang mga buhay namin ayon sa inyong kalooban. Ngunit tunay nga, Panginoon, na dahil sa iyong pag-ibig na dakila, kami ay nagpapatuloy sa aming mga buhay, sa aming pagpototoo ng kadakilaan ng inyong pangalan. Nawa, Panginoon, patuloy naming maging paalala at hamon ang mga katotohanan ito, dahil tunay kayong matapat. Tunay kami nakakatiyak sa inyong katapatan anuman ang pagdaraanan namin. At kung kami man ay nahuhulog sa kasalanan, sapat ang inyong biyaya upang kami ay bumangon mula dito. Ngunit Panginoon, ipaalala niyo sa amin at manging babala sa amin upang hindi kami mahulog sa trahedya, sa pagsalalay, sa mga maling pag-asa, sa mga makamundong mga bagay at kapamaraanan. Ilayo niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kapangyarihan na malaman at talikuran ito, sapagkat ayon sa inyong salita, nakapaloob lamang ang mga kapamaraanan na ninais niyo para sa inyong iglesia. Salamat, O Diyos, sa aming mga napakinggang mga salita, at tunay nawa na sa aming patuloy na paglakad sa inyo
Masumpungan niyo kaming tapat ayon sa inyong biyaya. Magligtas po kayo ng mga makasalanan sa aming kalagitnaan. Sapagkat ang lahat na to ay hiling namin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.